Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 21, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 1,015 kilometers silangan ng Central Luzon. Nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo within 24 to 48 hours at patuloy nga nitong tinatahak or patuloy itong tumatahak ng pasilangan, palayo yan sa ating kalupaan palabas ng ating area of responsibility. At sa kasalukuyan ay southwest monsoon pa rin or habagat yung patuloy na nakakaapekto sa bahagi ng Central at Southern Luzon kung saan ngayong araw magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at meron pa rin tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalong-lalo na yan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pa rin yung ating mararanasan dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa Bataan, Zambales, maging sa lalawigan din ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa Northern Palawan kasama na dyan ng Cuyo Islands kung saan paalala pa rin po sa ating mga kababayan. Huwag natin kalilimutan yung pananggalang natin sa ulan at patuloy po tayong mag-ingat at maging alerto sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa lalabing bahagi naman ng Central at Southern Luzon, ngayong araw, mostly cloudy pa din yung ating mararanasan. And as early as this morning or by early noon, posible na tayong makaranas ng mga isolated na mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, ay meron din tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 25 to 31 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas, ngayong araw, meron din tayong mga isolated na mga pag-ulan, pagkulog at pagilat na mararanasan as early as this morning or by early noon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa or dito sa buong bahagi ng Mindanao ngayong araw ay generally fair weather condition yung ating mararanasan. Ngunit meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay maaaring maglaro mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo mga kapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, bukas ng Webes and by Saturday or hanggang weekend, nakita natin yung posibilidad na dito sa Metro Manila, bukas ng Webes and by Friday, patuloy nga tayo makakaranas ng mga pag-ulan at patuloy nga din magiging maulap yung ating kalangitan at meron nga tayong chance pa rin ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And by Saturday naman, nakita natin na mas maliit na yung chance or mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan, ngunit meron pa rin tayong mga mararanasan ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa Baguio City naman, meron din tayong mga mararanasan ng mga isolated or pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas sa mga kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 16 to 23 degrees Celsius.
Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, bukas meron tayong mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And by Friday, nakikita natin na mas magiging mataas yung chance ng mga pag-ulan. Ngunit by Saturday ay medyo improving weather na ulit tayo. Maliban na lamang yan sa mga chance pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu and also sa malaki bahagi din ng Visayas, bukas and sa Friday, meron lamang tayong mga isolated na mga pag-ulan. And by Saturday, nakikita natin yung posibilidad na magiging maulap yung kalangitan at mas magiging mataas yung mga tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagidlat. Samantala, dito naman sa Metro Davao, in the next 3 days, ay generally fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 33 degrees Celsius, samantala sa Metro Davao din ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:53 ng hapon. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan munang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.